What's up, DIYers? Mga ka-ulam Noity, sa mga bagong viewers ko, tsaka syempre sa mga kaibigan ko sa YouTube, shoutout sa inyo. So ngayon, iba-vlog ko is about the mga iba't ibang klase ng vitamin C. So meron tayong regular fruits na rich in vitamin C, syempre, na orange, lemon, at tsaka calamansi. At meron din tayong aspartic acid, meron tayong dalawang brand na nabili, isang Secon at saka isang Right Med. So generic lang itong isa. So meron din tayong sodium aspartate. Una meron tayong ito yung brand niya, Active Alkaline C. Itong isa is 24 Alkaline C. At itong isa is Fern C. So mas kilala natin to. So bago lahat, hindi tayo nag-endorse ng product. So magre-review lang tayo. So ito namang lahat ng ito is iniinom ko. Lalo na itong mga sodium aspartate. Kasi dati ang mga iniinom ko is yung aspartic acid. Pero dahil naging acidic na yung tiyan ko, lumipat na ako sa sodium aspartate dahil nga sa tiyan ko. So ito, gagamit din tayo ng povidone iodine, or mas kilala nating tawag na betadine. So sa mga demo ng mga online sellers or nakikita ko sa mga ads sa Facebook, ito daw betadine yung nagre-represent as radicals, toxic, or yung mga chemical content na usually na-intake natin through pagkain natin ng mga pagkain tulad ng mga processed foods, sa mga fast foods, yung mga canned goods, yung mga instant noodles or ano pa man, mga junk foods. So kasama na din dyan yung stress, puyat, yung mga basta yung mga halos lahat ng nire-represent daw is parang ito yung i-assume natin na parang pinakang dumi sa katawan. So assume lang natin yan. Assuming lang natin na ito yun. So, gagamit din tayo ng tubig na fresh na inigib ko from Gripo. So, hindi yan dumaan sa filtration or distillation. Basta pagkagaling sa Gripo, inigib ko siya diretso sa pitcher. So, para maging fair at walang daya or ano pa man, subukan ko is dire-diretso lang yung ating pagbibidyo. Hindi ako magkakat, hindi ako mag-edit para fair tayo sa lahat ng products. So, disclaimer lang na hindi ko sisiraan ang ano pa man sa mga products na ito. So, dahil lahat naman yan is iniinom ko talaga. So, kung ano may maging ilalo na din sa mga sodium aspartate, kung ano yung maging available na mabibili ko, yun yung binibili ko. So, nagkataon lang na may mga tira-tira ako na kada isang or dalawang capsule para ako titingnan kung pare-pares ba sila. So, naisama ko siya sa vlogging ko. So, ito din yung mga aspartic acid. Effective naman ito nung mga iniinom ko ito dati, nung hindi pa acidic yung tiyan ko. So, yun yung disclaimer ko. Wala akong sinisiraan sa ano pa mga product na yun. Gusto ko na mag-product review. So, simulan natin. Bago nga pala lahat, ito yung pala yung ilaw. At saka ito yung electric pan na usually ginagamit ng mga nakikita ko nagde-demo sa online selling or sa ads sa mga Facebook, YouTube, or social media. So, simulan natin ang ating product review. So, pakita ko pala muna sa inyo na hindi gumagana ang ating, ayan, sinaksak ko na yung ilaw. So, ayan, parang ito yung pinaka-switch. Parang ito yung pinaka-switch ng ating ilaw. Ito yung magre-represent na makititingnan natin kung magiging parehas ba yung ginagawang product review ng mga nagbebenta ng mga vitamins nila. No? So, dahil kinat natin yung isang wire doon, tapos nilagyan natin ng extension dito para pinakang parang magiging silbing switch ito ng ating ilaw. So, yung ganun yung proseso yung ginagawa nila, ilulublob nila sa tubig para kung alkaline nga ba yung lumalabas nyo sa vitamins, yun yung ginagamit nila. So, tignan natin. Susubukan natin ipa-short dito sa metal kung ilaw ba yung ating ilaw. So, hindi pala nakasaksak. Hindi
Ito na nga. So, ayan. So, ayan. Nakita niyo umiilaw. Ayan. May may tintura lang pala itong metal natin kaya hindi siya gano'n kung stable yung ilaw. So, simulan natin sa furnace. Maglagay lang muna tayo ng kalahating tubig. Kalahating basa ng tubig. So, gaya yung sinasabi sa products, ito daw yung Medivine Unifizzling Radicals, toxic sa katawan. So, ayan. Lagyan natin. Kaya kung mapapansin nyo, naging dark na yung kulay niya. Dagdagan pa natin. So ayan, mas dark na siya. Furnace natin. Kita ba sa camera? Ayan, kita naman. So, ayan. Base sa nakikita nyo, nung mga hinidublub ko yung currency. Naging maputing tubig na nga siya. So, dapat pala sinubukan muna natin to ng regular tubig. So, ito yung regular na tubig lang. Tingnan natin kung magiging magandang switch yung regular na tubig lang sa ating ilaw. So, yan. Mapansin nyo, mahina yung ilaw niya nung in-open ko yung electric fan. So, pag pinatay ko yung electric fan, nalakas na ulit ilaw niya. Ito naman lakas na ulit. Yan. So, yan. Yan yung sa regular na tubig lang. Ha. So, set aside ulit natin itong tubig. So, ito na yung furnace natin. Na ito na yung nilagyan natin ng betadine. So, susubukan naman natin kapag merong currency. So, mas malakas. Napansin nyo, yung electric fan, umandam na rin siya. So, yung alkalinity content ng currency is maayos na naging water conductivity yung tubig natin. Kaya, mas maganda yung pasok ng kuryente kaya napatakbo natin yung electric fan sabay yung ilaw. Set-side ulit natin itong ito yung currency. Ilagay mo natin dito. Ang susunod naman natin ngayon na-interrupt na konti yung video dahil merong missed call sa aking cellphone pero dire-diretso dapat sana. So mahirap nang ulitin ulit dahil naumbisa na natin. So susunod natin is yung alkaline 24 alkaline C. So meron din tayo isang kalahating baso ng tubig. At ito uling betadine natin. So, ayan. Bigyan pa natin.
ayan, kita naman sa camera, no? Na dark siya. So, ito naman yung 24 alkaline C. Same process. Ito sa currency, ilalagay din natin dito. So, ayan, pagbagsak pa lang natin, halos luminaw na siya. So, ugain lang natin ito kahit hindi natin gawin. So, clear na rin siya. So, maganda rin yung content ng alkalinity ng 24 alkaline C. Subukan ulit natin sa ilaw at saka electric fan kung magiging maganda yung conductivity ng ating tubig after lagyan natin ng 24 alkaline C. So, natatakbo rin natin ang ating ilaw at ang electric fan. Tapos na tayo dito kay 24 alkaline C. Gamitin ko na itong regular na tubig. Masunod na natin si sodium ascorbate na active alkaline C. At kagaya din ng dalawa, lagyan na natin ng betadine. Ayan, naging dark din yung tubig na parang kape. So, ito yung active alkaline C. So, ito parang hindi pa naging kagaya ng dalawa na mabilis yung effect. Ito, kailangan mo pang haluin. Pero, naging clear din. Pero, meron siyang parang sediments na chalk or ano ba yun, tawag doon. Hindi siya tulad ng dalawa na halos parang tubig na tubig eh. Na parang natunaw na tunaw. Ito, medyo malabo siya. Pero, at least, na halos naging ano rin yung tubig, luminaw din. So, dahil itong active alkaline C, as per ano ba ito? As per ingredients, is extracted siya from the mga prutas. So, yun, no? Yung formulation nyo. Hindi siya totally drug na kagaya ng dalawa na in-extract kong regular ascorbic acid. Kasi yung sodium ascorbate pala is yan yung parang pinakang in-extract sa ascorbic acid. So, sunod na natin ito. Tapos na tayo dito sa dalawa. Tatlo pala. Sunod naman natin itong second. So, yun. Dahil buo ito, kailangan natin durugin. Tatlo, lagyan din natin muna ng betadine. Luminaw na yung tubig pero hindi siya totaling ganun kalinaw.
orange siya dahil yung ating tablet is parang orange flavor siya. Pwede pala natin subukan ito kaninang umilaw, no? Kung iilaw siya. So, unahin muna natin yung ascorbate. So, yung ascorbate na active alkaline, see? So, yun, dahil nga hindi tayo nagkakat ng video, kaya nagkakamali tayo ng konti. Pero at least, nakikita nyo na fair tayo sa lahat ng products. So, yan. Utapakbo naman yung electric fan at yung ilaw, pero hindi ganun kalakas. Pwede sunod natin itong si second. Mas malakas yung ikot niya. Compare dito kay Active Alkaline C. So, si second is maganda rin. Maganda rin electrical conductivity. So, sulod natin itong kay right niya. So, kailangan din natin durugin to. Natin ang so yan, meron na yung Betadine tablet naman ito. Parang ito yung madalas na nakikita kong ginagamit eh. Sa mga ano nila, testing nila. So yan, clear na clear din naman siya. Yan lang, meron mga parang chop. So yan yung ginagamit nila para maging buo or para maging tablet. Kaya gumagamit sila ng, hindi ko alam yung exact term, pero parang chalk din, yun. Tulad ng mga nasa capsule na mas magdi siyang matunaw dahil wala siyang ganong extender. Hindi naman siya masyadong, hindi naman natin siya sinasabing extender talaga. So ayan, subukan din natin kung iilaw at saka ikot ang ating electric fan. So medyo mahina. Compare kay second, mas mahina yung takbo ng electric fan dito. At ang sunod natin, yung lemon water. So ito meron ako kababad na lemon water, subukan natin. So, ayan. Compared dun sa regular na tubig, kapag napigaan na ng lemon, maganda na rin ang takbo. Itong orange, calamansi na lang. Paubos na kasi yung baso natin. Isang baso na lang nang meron tayo. So, yan.
So, yan, regular na tubig muna. Tingnan natin. So, yan. Ilaw lang. Gulat ako. Alam mo, sure, sikit. Nakita niyo, gilingting pa. Tapos yung elective pa, hindi ko tumatakbo. So, subukan natin patakan ng kalamansi. So, yan. Tumakbo yung electric fan at saka medyo naging stable yung ilaw. So, kukuha pa ako isang kalamansi. Para makita natin yung diferensya kapag nilagyan pa natin ng kalamansi juice. So, yan. Hindi naman nagbago. Pero at least, tumakbo pa rin yung electric fan. So, sa madalit sabi, halos lahat naman ng source ng vitamin C, mapa-fresh fruit, na kalamansi, lemon, kaya po pati sa orange, ganun eh, naubusan lang tayo ng baso. Mapa sodium ascorbate tsaka itong mga regular ascorbic acid is nakakapag-generate naman or I mean nakagiging magandang electricity conductor pero yung madalas na nakikita kong demo sa mga social media is hindi nala napapatakbo yung electric fan so hindi ko alam kung ano yung brand na ginagamit nila na ascorbic acid. So, hindi naman nila sinasabi kasi. Basta nakikita ko lagi, usual is tablet. So, inassume ko na baka ito yung mga, ano lang, mga generic. So, ang bumili ako ng isang generic na Reitman. Although yung Reitman na pangalan is medyo parang branded na rin. Pero, parang kalimitan ganito yung nakikita ko kulay. So, naging magandang ano pa rin naman siya. Electricity conductor. Kahit yung tablet mismo. Tablet form. So, ulitin natin. Ito yung third C. So, mas maganda yung takbo ng hangin niya. Mas malakas. Ito naman 24 alkaline C. Kung pagbabasayan yung lakas ng hangin na binibigay, no? Parang mas malakas yung frequency. Ito naman yung active alkaline C. So, ito yung extracted sa mga herbal. So, hindi ganun kalakas, pero tumakbo pa rin. Ito naman yung second. So, yung takbo ng second, kasing lakas ng currency. Kung maririnig yung lakas ng ingay ng hangin. Ito naman yung lemon. Ah, so, ito pala yung ano. Yung right med pala, sorry. Sorry, tumatakbo pa rin naman. Hindi nga lang doon kakas. Ito na pala yung lemon. Water natin. Ito naman yung calamansi juice natin. So, lahat ng klase ng vitamin C is nakagawa maging conductivity ng ano ng electricity natin. So parang medyo false info yung binibigay ng demo nila na kapag yung ascorbic acid or yung mga regular na vitamin C
is hindi kaya magpailaw o hindi kaya maging switch para umilaw yung ilaw at saka tumakbo yung electric pad. So, hindi ko na ginamit yung orange. Gagamit muna tayo ng isang regular na tubig. Ipapakita ko sa inyo na kahit regular tubig lang yan, kaya magpatakbo niya ng electric pad at pangilaw. So, yan. Hindi pa tumatakbo yung electric pad natin. So, ang gagawin ko lang, nagamit ako ng iodine salt. Iodine salt talaga. So, ayan, konting buhos lang yung ginawa ko. Ang lakas ng anda. So, sana na-gets niyo yung ibig ko sabihin na kasi sa demo-demo ng mga vitamins sila, binibigyan nila na kapag yun daw yung ininim mo, magiging mas malakas ka. So, parang medyo may katotohanan naman ng konti. Kasi yung sodium ascorbate, isa na yan sa form ng ating electrolyte sa katawan. So, ang pagkakaparehas niyan sa ating ginawa dun sa regular na tubig na nilagyan natin ng asin, dahil yung asin or yung naman term na tawag dun, or yung sodium is isa sa form ng electrolyte na kailangan ng katawan. So, meaning to say, ito pala kasi nito is magpapalakasin ng katawan natin. Kasi yung binibidan sa bawat vitamins eh, dun sa lahat ng ascorbate, sodium ascorbate. So, kahit pala hindi na tayo bumili nung vitamin C na yan, basta may iodized salt o yung kahit anong klase na sin, salt water, lalakas na tayo. Pero, yun naman talagang tama dahil para makabuo tayo ng electrolyte, kailangan natin ng asin sa katawan. So, itong nilagyan natin ng asin na ito, tumaas na yung conductivity niya ng para dumalay na maayos yung kuryente. Hindi dahil naging totally alkaline na siya. Dahil mas mataas lang maging chance na maging malakas ang conductivity kung merong sodium. At isa pa mga ka-DIYers, ang presence sa lahat ng product na yan at saka ng mga regular fruits na parehas na merong katulad sa asin na niligay natin is yung sodium niya. So itong sodium ascorbate, kita naman sa pangalan, yung tatlong brand nito na 24 alkaline C, fern C, tsaka itong active alkaline C. So, dun sa generic name pa lang nila, sodium ascorbate, so present yung sodium. Kaya maganda talaga yung magiging kalabasan ng conductivity ng electricity sa kanila. So, gaya rin naman dun sa mga regular vitamin C na ascorbic acid, or yung fresh fruits pa man yan. Dahil nga saan ba in-extract or saan nagmula yung sodium ascorbate? Sa ascorbic acid. So, research niya sa Google kung saan galing ascorbic acid. Ah, yung sodium ascorbate. Sa ascorbic acid galing yan. So, kaya kahit ano na lang gawin natin, magiging water conductor, electricity pala siya. So, isa pang gagawin natin, sinid ko pa yung isang baso. Kaya hindi natin ginamit na yung orange dahil ubusan na tayo ng baso. So, ayan, regular na tubig ulit. At betadine ulit. Ang lalagay naman natin
kanina, lahat ng products na vitamins, napa-ascorbic acid or sodium ascorbate, nilagyan natin yung betadine. Pero ngayon, gagamit naman tayo ng kalamansi. Kalamansi lang yan, ha? So, palibing kole. Hindi na babagay yung kulay. So, ngayon, papatakan ko siya ng kalamansi juice. So, sa regular na calamansi juice, hindi nagbago yung kulay. Kaya ngayon, mas maganda fresh lemon nila, pero mas nagiging mas maganda yung pagka-alkaline ng lemon water kapag naibaban na eh. Kaya trust me, walang halong sodium ascorbate or ano pa man to. Basta lemon lang yan, tsaka water. Wala pa rin. Sa pang-experiment, tinaman natin asin. So, wala pa rin. Ilagyan na lang natin ng kanting lemon juice. So, walang epekto. Susubukan naman natin is lemon lang. Patapan muna natin ito. Okay, gagamitin natin ngayon is yung lemon water lang. Kailangan pala natin kung lasan. May asin siya. Regular lemon water na nababad na. So, kapag ang lemon is binabad natin sa tubig, kapag hindi natin tiniga, nagiging parang alkaline content na rin siya eh. So, subukan natin patakan ng betadine. Ayan, hindi siya totally naging clear. Pero at least parang naging parang orange juice na siya. So, po, konti lang yung nilagay ko ng tubig tapos same na amount yung nilagay ko ng betadine. So, meaning to say, kapag talaga yung isang bagay is may alkaline content, is magre-react talaga yung betadine solution natin. Magiging clear siya. So, hindi lang basta itong mga sodium ascorbate na nakapagbigay ng reaction sa betadine natin. Kundi yung fresh fruit din na gaya ng lemon na naging alkaline na rin yung tubig dahil binaban natin ng mga ilang oras. So, naging alkaline na rin. So, hindi, kung pero kung babasahin naman yung alkalinity, syempre, mas ma-okay kung tatlong sodium ascorbate na ito, kung brand na ito. So, less acidic yan. Kaya mas magandang din talaga maging magandang
electricity conductor dahil sa alkalinity niya. Tsaka bukod din sa sodium content niya. So, kaya ito kanina na sinubukan natin sa switch test natin. Mas okay din yung takbo nito compared dun sa calamansi juice na fresh na piligaan natin. Compared dito na mas malakas yung takbo niya. So, ganun ba man? Yun lang talaga yung pinipinpoint ko sa review natin ito na sana maging fair yung reviews or yung pagde-demo nila. Yung pagko-compare nila sa ibang vitamin C na kasi ang binibida lagi nila nakakapagpalakas talaga. Okay, no? Lahat naman siguro ng vitamin C, mapa ascorbic acid, fresh fruits, makapagbigay talaga ng magandang effect sa katawan niya kasi vitamins yan eh. Pag sinabi nga natin vitamin C is mayaman sa antioxidant, kakailangan natin ng katawan para lumakas yung resistensya natin, mapalayo tayo sa mga iba't ibang uri ng sakit, tsaka mas magandang epekto sa katawan natin kapag kumakain talaga tayo ng mga rich in vitamins, lalo na sa vitamin C, immune booster. So, ganun lang. Sana maging fair lang yung pagde-demo nila na huwag siraran yung ascorbic acid na hindi na 100% vitamin C yung binibigay nila dahil yung kako meron daw sentiment sa titira katulad ganito na parang syempre, kailangan para maging tablet yan, kailangan nila maglagay ng hindi ko alam kung ano yung term na dapat itawag dun eh, kung chalk ba or borax or something kasi kailangan nila ma-form yan into tablet kaya nila nilalagay niya pero yung content niyan is 100% pa rin or 500 milligram pa rin kung ano yung sinabi nila sa formulation or sinabi nila kung ilang mg yan kasi syempre niregister nila sa FDA yan or sa Food Drug Administration syempre dun pa lang hindi pa ako sayang kung sinabi nila na ganun pero kulang pala di ba? So ganun din dun pa nga lang sa regular vitamins lang din di ba? Nakatunayan din natin na kaya din pala tumakbo ng electric fan at saka ng ilaw kahit yung fresh fruits na nilagay natin. Dahil nga doon, sa tagline nila, na bukod sa alkalinity, doon sa sodium content. So, sa alkalinity, plus na yon na maging magandang electrical or electricity conductor. So, yung pinakang presence talaga sa lahat nindyan is yung sodium. So, mapa ascorbic acid, sodium ascorbate, fresh, vitamin C, is meron niyang content na sodium. Kaya, nakakailaw na tapang patakbo natin yung electric fan. So, yun lang. Sana maging fair lang yung pagde-demo na huwag natin sila ng ibang product. Na kesyo yung ganyan na ano. Although talaga yung sodium ascorbate is maganda talaga sa chan na merong mga dinadaling na acidic. Kasi kapag yung ascorbic acid, dahil nga acidic na yung chan ko, dati yung vitamins ko is ascorbic acid. Nung magsimula maging acidic yung chan ko, humahap din na lagi yung chan ko pa kapag uminom ako ng ascorbic acid. So, pinalitan ko ng sodium ascorbate mula nung nakaramdam ako ng ganun. So, naging maganda ng epekto sa akin ng sodium ascorbate. Nakakain ako ng regular na mga fruits. Dati kasi kapag uminom ako ng ascorbic acid, hindi ako makakain ng mga prutas dahil nangangasin talaga. So, ngayon, hindi na. Nakakain na ako ng pakonti-konti ng mga citrus fruits. Pero, syempre, kapag sobra, bawal talaga. Yung moderate lang. So, yun lang mga ka-DIYers, mga ka-ulam Noypi, sana may natutunan kayo sa ginawa nating product video sa mga vitamin C na ito. Saka dun sa mga seller, please, wag naman tayong manira ng ibang product. Maging fair demo tayo. So, yun lang yung point ko sa product review natin ito. So, sana after ng upload ko ng video nito, walang magsasampa ng kasa sa akin. Ha? So, salamat mga ka-DIYers, mga YouTube viewers at saka mga kaulam na IP. So, thank you.